Hi everyone. So in this session, I will discuss accounting for income tax under IS 12. First, let's distinguish accounting income and taxable income. So for accounting income, that would be the income that will appear on our income statement. Then, accounting income is computed in accordance with GAAP or our accounting standards. Okay? Ayan yung mga IFRS and IS. Then, accounting income is computed on an accrual basis. I trust na alam nyo naman yung mga basics ng accounting income natin since that is income that is computed in accordance with accounting standards. Next, pagdating naman kay taxable income, yan naman yung income na makikita natin sa income tax returns. Okay? So, pagdating kay taxable income, ang bida naman dito ay si DIR. Okay? So, taxable income is computed in accordance with tax laws. And, it is computed using cash basis. Now, itong mga concepts natin kay taxable income, mas na-explain siya under taxation courses. Okay? So, dito, ina-account lang natin yung differences between accounting income and taxable income. Okay? Now, sa nakikita nating mga differences and distinctions between accounting income and taxable income, for sure, may mag-a-arise dyang mga tinatawag nating differences. Okay? Ang next topic natin, anong tawag natin sa mga differences between the accounting income and taxable income? There are two types of differences, permanent and temporary differences. Pag sinabi natin permanent differences, hindi talaga sila magbabangga kahit anong mangyari. Kasi, for example, kay accounting income, may sinali kang item pero pinagbabawalan palang isali yun ni BIR. Okay? So that is your permanent differences. Walang tax consequence pagdating kay permanent differences. Pagdating naman kay temporary differences, ito yung tinatawag nating timing difference. For example, na-recognize na siya under accounting ngayon, pero sabi ni BIR, hindi pa yan pwede i-recognize ngayon, in the future ko pa yan pwede i-recognize. Okay? So may timing difference tayo kay temporary differences. Ang kaibahan ni temporary kay permanent differences, maliban sa kanilang spelling, ang temporary differences may tax consequence yan in the future. Okay? Now, what are the two permanent differences? Nandiyan si non-taxable revenues and non-deductible expenses. Pagdating naman kay temporary differences, meron tayong dalawa rin. Taxable and deductible temporary differences. Pag sinabing non-taxable revenues, yung income na ni-recognize mo under accounting, bawal siyang i-recognize as revenue under BIR. Then, pag sinabi nating non-deductible expenses, ito yung mga expenses na dinedact mo under accounting purposes, pero pinagbabawalan ni BIR as deduction. Kaya walang tax consequences sa dalawang ito. Then, pagdating naman kay taxable and deductible temporary differences, as I mentioned earlier, may tax consequences itong mga to. Okay? Taxable temporary differences creates future taxable amounts. So may mga items daw tayong kailangan munang tanggalin kay accounting income kasi in the future pa siya pwedeng mataksan. Kaya siya tinatawag na future taxable amounts. Then si deductible temporary differences naman, nakakagawa siya ng future deductible amounts. Pag sinabi nating future deductible amounts, kung may mga dinedact ka ngayon, pero sabi ni BIR, next time na yan i-deduct, ia-add back natin yung mga future deductible amounts. Kasi, ika nga, future pa siya pwede i-deduct. Okay? Then, future taxable amounts results to what we call deferred tax liability. And future deductible amounts results to deferred tax asset. Ano yung deferred tax liability? Ano yung deferred tax asset? Oh, ito ang ibig lang sabihin ng deferred natin ha. In simple terms, ang tawag lang natin sa deferred ay delay.
Ito yung mga tax liability na madedelay lang, pero magiging utang din in the future. That's why deferred tax liability is known as income tax payable in future periods. Ang deferred tax asset naman, ito yung income tax benefit in future periods. Deferred tax liability, pabigat. Deferred tax asset, benefit mo yan. Pero in the future pa sila, may incur or marirealize. Okay? Next. How do we convert accounting income into taxable income? Oh, since inintroduce ko na sa inyo yung permanent and temporary differences, by using those, mako-convert natin ang accounting income into taxable income. So, ito ang magiging formula natin. Start from accounting income. Then, account for the permanent differences. Ano nga ulit yung dalawang permanent differences natin? Non-taxable revenues and non-deductible expenses. Now, si non-taxable revenues, kailangan natin yan tanggalin by deducting it. Kasi, di ba, ang effect ng revenue sa income, ini-add niya, kaya kailangan natin bawasan. Kasi, hindi siya nire-recognize under BIR. Non-deductible expenses, ano bang effect ng expenses sa income? Di ba binabawasan? Pero sabi ni BIR, bawal yan i-deduct, paki-add back. That's why in-add back natin. Next, pag tinanggal na natin ang permanent differences sa accounting income natin, anong tawag natin sa difference? That would be the income subject to tax. Yan na ba yung taxable income natin? Hindi pa. Kasi yung income figure na yan, kasali pa dyan yung mga future taxable and future deductible amounts. Kaya, ang susunod nating i-account dito ay yung mga temporary differences. Ano nga ulit yung dalawa nating temporary differences? Nandyan sila future taxable and future deductible amounts. Ang treatment natin for future taxable amounts, tatanggalin muna natin sila by deducting it. Then future deductible amounts, ia-add na natin ngayon kasi in the future pa siya deductibles. Then, pag tinanggal na natin ang mga temporary differences natin, nandyan na yung taxable income for the current period. Ang focus natin sa computation na ito, yung taxable income for the current period. Dapat nakatanggal muna yung mga income na items na matataksan in the future pa. Okay? So, ayan. Yan ang conversion ng accounting income to taxable income. O, ito. Let's now focus on different items of permanent differences. Diba nandiyan si non-taxable revenues and non-deductible expenses? Ano ba ang mga examples ng non-taxable revenues? Pag sinabi kasi natin na non-taxable revenues, ito yung mga income na it's either bawal talaga or na subject na sa tinatawag nating final taxes. Ang kinocompute kasi nating tax dito ay yung normal corporate income tax. Okay? So, ano examples ng non-taxable revenue? Interest income. Diba ang interest income under tax laws, nakasubject yan sa final tax rate. Diba? Next, dividends received. Subject din yan sa final taxes. Non-deductible expenses. May dalawa rin tayong items dito. Number one, life insurance premium. Pero, dapat yung company ay beneficiary ng life insurance policy na to para maging non-deductible expense siya. Kasi kapag hindi naman pala siya yung beneficiaryo ng life insurance policy, the life insurance premium is a deductible expenses. Okay? So, tatandaan nyo lang, para maging non-deductible ang life insurance premium, dapat nakastate na ang company ay yung beneficiary ng policy. Pag hindi, deductible expense. Okay? Next, and the last one, tax penalties, surcharges, and fines. Lahat ng yan, non-deductible expense. Ang logic dyan, nagkaroon ka na nga ng sala sa batas, bakit ka pabibigyan ng benefit as a deductible expense? Kaya siya, non-deductible expenses. Gets? Okay. After permanent differences, temporary differences naman tayo. So, deferred tax liability,
arises from the following, may tatlo tayong case dyan. The same case as to deferred tax asset. Latag ko muna silang lahat, okay? For deferred tax liability, case number one, if the accounting income is higher than taxable income. Number two, if the carrying value of the asset is higher than the tax base. Then number three, if the carrying value of the liability is less than the tax base of the liability. Then pagdating kay deferred tax asset, babaliktarin nyo lang yung tatlong yan. Accounting income less than taxable income, CV of asset less than tax base of asset, and the carrying value of liability is higher than tax base of liability. Okay, bigyan ko kayo ng examples dito. Bakit nagkakaroon ng deferred tax liability kapag mas mataas ang accounting income kesa kay taxable income? Example, may ni-recognize kang revenue under accrual basis. Pero sabi ni tax, i-recognize ko lang yan as revenue kapag natanggap mo na yung cash, which is in the future pa. Therefore, kailangan mong tanggalin kay accounting income yung income under accrual basis by deducting it. Di ba? Kaya may deferred tax liability tayo sa case na yan kasi it is taxable in the future pa. Gets? Okay, next. CV asset is higher than asset tax base. First, ano ba yung tax base? Yan yung amount na attributable for tax purposes. Ang tax base, yan yung amount na nire-recognize ni tax. Okay? Now, ano yung carrying value? Pag sinabi kong carrying value, under accounting yan. Okay? Oh, example, magbibigay ako ng simple illustration natin dito. Equipment. Under accounting, ang equipment mo ay may carrying value na let's say 50 pesos. Then, sabi ni tax, oy, yung equipment mo dapat may carrying value yan na let's say 30 pesos lang. Magkano yung difference sa dalawang yan? Di ba may 20? Sino ang bida? Di ba si tax? Therefore, kailangan mong bawasan ng 20 pesos yung carrying value ng equipment mo. Bakit? Kasi taxable pa siya in the future. Gets? Then, the last case, CV liability is less than the liability tax base. So, ang case nito, kung wala ka namang nirecognize na liability sa libro mo, pero sabi ni tax, may utang ka na talaga, kailangan mong mag-deduct ulit. Kasi taxable na siya in the future. Okay? Now, pagdating naman kay deferred tax asset, accounting income is higher than taxable income. Tandaan nyo, palaging bida ang BIR dito. Kaya sinusundan palagi natin ang taxable income. Now, pag mas malaki ang taxable income, kailangan mong i-adjust yung accounting income mo by increasing your accounting income. Kasi deductible pa siya in the future. Magre-reverse yan in the future. Kaya may deferred tax asset ka. May benefit ka in the future. Then, CV asset is higher than asset tax base. Ganito ha. Equipment ulit. CV under accounting of the equipment, 50. Pero pagdating kay tax, sabi niya, dapat may 75 peso carrying value yung equipment mo. So, anong gagawin mo sa CV mo kay equipment? Kailangan mong i-add yun. Eh, ano ba ang treatment ng FDA or ng future deductible amount natin? Di ba ina-add natin? That's why deferred tax asset siya. Kasi magre-reverse siya in the future. Then CV, liability higher than liability tax base. Ang example nito, provisions. Nag-recognize ka ng expense under accrual basis, pero sabi ni tax, magiging deductible lang yan kapag nagbayad ka actual. Kaya, anong gagawin natin doon sa expense na nirecognize natin na hindi pa bayad? I-add back natin. Kaya, deductible pa siya in the future. Gets? Yan ang concept ng temporary differences natin. Oh, recognition principles. How do we recognize deferred tax liability and deferred tax asset? Under IAS 12, deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences.
Nabanggit na natin yan sa mga previous slides natin with regard to taxable temporary differences. Yan yung mga future taxable amounts. However, deferred tax liability is not recognized when the taxable temporary difference arises from the following. May tatlo tayong case dyan. Number one, kung nagkaroon ka ng goodwill, hindi siya pwedeng ma-recognize ng deferred tax liability. Goodwill is considered to be a permanent difference. Okay? For second years, makocover nyo pa itong business combination when you take up the course of accounting for business combination or advanced accounting 2. Next, asset or liability that does not affect the accounting or taxable income. Okay? Self-explanatory na siya. Then, undistributed profit of subsidiary, associate, or joint venture. Bakit hindi pwede yung deferred tax liability sa kanila? Kasi, bakit? Hindi mo naman talaga kasi yan ma-recognize in cash eh. Kinukuha mo lang yung share mo sa profit ng affiliates mo dyan. Okay? Pero di bale, yung ibang topic natin with regard to subsidiary, associate, joint venture na sa advanced accounting kasi yan. Kaya siguro hindi nyo pa siya maintindihan sa ngayon. Okay? Relax lang. Next, deferred tax asset. Deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences and operating loss carry forward when it is, underline, probable that taxable income will be available against which the deferred tax asset can be used. Now, deductible temporary difference, na-discuss ko na yan kanina. Ano yung operating loss carry forward natin? Pag sinabi nating operating loss carry forward, yan yung excess ng tax deductions over your taxable income. So dito, nagiging mas malaki yung expense mo kesa sa income under tax. So, sa paningin ng tax, meron kang loss. Pag loss, hindi yan tinataksa ng tax for the current period. Yung loss na yan, yan ang tinatawag nating operating loss carry forward. Di bale, sa second period ng discussion natin, makikita niyo yung problem with regard to operating loss carry forward. Okay? Measurement. How do we measure taxes? Keep in mind, there are two types of taxes under accounting purposes. Current, deferred taxes. Yung current taxes, madali lang yan. It is measured using the tax rate that is effective by the end of the reporting period. Or, in other terms, current tax rate lang yan. Okay? Pagdating kay deferred taxes, it is measured using the tax rate that has been enacted and expected to apply in the future. Okay? Examples tayo. Tax rate for the year 2020, 30%. Then, 25% tax rate has been enacted and effective starting taxable year 2021. Question ko rito, what tax rate shall be used to measure current and deferred taxes as of December 31, 2020? Ang sagot natin, 30% for the current taxes. Pero pagdating sa deferred taxes, 25% ang ia-apply natin. Tandaan nyo, ang deferred taxes, nag-a-apply yan in the future periods, not in the current period. Yung current tax ang nag-a-apply for the current period. Okay? FS presentation tayo. Tandaan nyo, dalawa pa rin yung taxes natin, ha? How do we present current taxes? How do we present deferred taxes? Si current taxes, pag current tax liability yan, or kung may utang ka pa kay BIR, current liability. Kasi, mababayaran na yan within 12 months. Specifically, after December 31, April, babayaran mo yan. April of the next period. Okay? Pag current tax asset naman or current tax benefit, current asset siya. Kailan nagkakaroon ng current tax asset? Pag mas malaki yung binayaran mo kesa sa talagang utang mo kay BIR. Okay? Ulitin ko ha. Ang current tax asset mag-a-arise yan kapag mas malaki yung binayaran mo kesa sa talagang utang mo kay BIR. Okay? Pag current tax liability, kulang pa yung binabayad mo, of course. Alright? Si deferred taxes naman. Deferred tax liability,
that would be presented under non-current liability, deferred tax asset that will be presented under non-current asset. Now, nare-reclassify ba yan from non-current to non-current, sir? The answer, no. Bakit? Ito lang ang logic natin. Diba ang sabi natin kay IS-1 sa simula, kinaklassify natin ang mga liabilities kapag kinaklassify natin ang liabilities as current kapag payable siya within a short period of time or maximum of 12 months. Now, pagdating kasi kay BIR, for example, for the year, yung tax mo for the year 2020, kailan mo binabayaran? Di ba year 2021 na? So, palaging more than 12 months or beyond 12 months siya na si-settle. Kaya palaging ang classification ay non-current classification. It will never be reclassified to current classification. Gets? Deferred tax liability, deferred tax asset, hindi na re-reclassify yan to current. Okay? Offsetting rule. Diba nakapag-take up na kayo ng conceptual framework and accounting standards or CFAS or theory of accounts sa mga dating batches. Diba? Ang offsetting general rule, bawal mag-offset. Okay? Bawal mag-offset. Yan ang general rule natin. Pero, sabi naman kasi ng offsetting rule, unless another accounting standard permit it to do so. So, si IS-12, may pinapermit siya dito. May pinapayagan siyang i-offset. Sabi niya, an entity shall offset a DTA or deferred tax asset against a deferred tax liability when, number one, the deferred taxes relate to income taxes levied by the same tax authority or si BIR. Number two, the entity has a legal right to offset. Nakuha, yan ang ruling natin pagdating kay offsetting. Okay, so we are done with our discussion proper for income taxes. Refer to the next video for the application of these discussions.